Parang sukay na yata ako sa lahat. Nakakalungkot lang kasi parang nagsusunod-sunod ngayon yung mga haligi o poste ng industriya ng pelikula at ng telebisyon. Kung ba't nandito po ako ngayon sa larangan ng pag-arte sa ABS-CBN, si Jacqueline Lucerin po ang kauna-unahang artista na sumuporta po sa akin sa unang-unang pelikula ko po na masayista nung nandun pa po ako sa Indie Films. Siya rin po ang dahilan na kung bakit ako napasok sa ABS-CBN. Kasi paulit-ulit ko po, maraming interview na po kinukwento ko dati. Alam niyo naman po pag Indie Films, di ba po? Lalo na yung mga ginagawa ko, mga pelikula noon talaga. Mga mature na mga role. Medyo sa umpisa, struggle pag nag-uumpisa ka bilang artista. Siyempre, wala ka pang, kailangan pang patunayan yung sarili mo, wala ka pang pangalan. Lahat ng rejection abutin mo. Pero habi ko nga, hindi ko makakalimutan nung nandun kami sa Cannes Film Festival ni Mami Jing. Nung lumalaban kami doon for competition, kami nila Tregdante Mendoza. Siya po ang artista na nagsabi sa akin na tanggapin ko yung project na inaalok sa akin ni Direk Abdoy Ranay na ikaw na bulaklak. Tanggapin mo na itong proyekto ito para sa akin. Yun lang ang sinabi niya po sa akin na tanggapin ko yung proyekto ito para sa kanya. Ako naman dahil sobrang respeto at pagmamahal ko sa kanya, kahit na parang iba na yung nararamdaman ko na parang feeling ko hindi ako ganun ka welcome sa television. Sinunod ko yung napag-usapan namin nun. Nagpunta ako dun sa StoryCon and then umatin ako dun sa pagbibigay sa amin ng character. Hanggang sa nangyari naman po yung proyektong yun, yung Ligab ng Bulaklak, at dun po ako nagsimula. And then after that, nagdire-dire-dire-diretso na ang lahat ng mga projects ko nun sa ABS-CBN. Actually, meron kaming napapansin sa kanya na hindi namin inaasahan. Kasi may mga eksena na kinukunan sa kanya, like yung lalaya na si Ivana, si Bubbles, yung karakter doon sa Batang Quiapo. Nagulat sa kanya yung director namin, si Direk Kevin, sa ibang mga staff. Bakit naiiyak si Mami Jane doon sa eksena na hindi naman dapat? Parang out of character yung binibigay niya. Tapos, tinake to ni Direk Kevin kasi pinaliwanag niya kay Mami Jane na Miss Jacqueline kasi parang masyado namang na parang anak mo na si Ivana. Kumbaga, bakit ano, ba't ganun parang masyadong affected dun sa paglaya niya. Dapat nga ang ano niya na parang okay, basta huwag kang magti-trader, parang ganun dapat yung eksena. So, nung ni Direk Kevin, ang sabi niya ganun, kasi ano eh, nalulungkot ako dahil unti-unti na nawawala yung mga characters, unti-unti na nag-aalisan. Kumbaga yung grupo nila, Kuya Bandol, nawala na. Tapos iba, nalalaya na. Tapos sa susunod, si Panggo, nalaya na. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat sa inyo, sa Dreamscape at sa ABS-CBN. Hindi ko po ma-explain kung paano nagiging posible na alam ko rin. Lahat ng mga taong nandito ngayon, sinasabi kong gaano kami ng kapatid ko na si...